praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Kumusta po kayo mga kapatid, kaibigan, sa inyong mga kanya-kanyang tahanan sa, na patuloy na sumasubaybay sa programang ito. Inaanyayahan ko po kayo na makipag-isa sa amin sa umagang ito sa Recharge Daily. Maaari niyo po kaming subaybayan sa Facebook page. Sige po, tayo po ay manalangin. Ang Diyos na makapangyarihan, salamat po Diyos sa kabutihan mo sa umagang ito na muli kami, Lord, ay binigyan mo ng pagkakataon upang ikaw ang mapapurihan at mapasalamatan. Lord, dalangin ko po ang iyong pagsama, banal na Espiritu, sa maghahatid ng iyong salita sa oras na ito, sa araw na ito. Pagpalain mo po ang kanyang buhay at nawa po ang bawat makapakinig po nito ay mapalakas ang kanilang mga kalooban, Panginoon, at patuloy mo po silang samahan at gabayan, Lord, sa lahat ng kanilang pagdidesisyon sa kanilang buhay. Thank you, Lord, sa umagang ito. Kayo maparangalan, mapapurihan. In Jesus' name, Amen. I was a wretch. I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. From the far side of the chasm, to hold me in your sight. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul. For the first time I hold. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, you have washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, and then you walked right down again. Has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Nothing stronger than the wonder world.
Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, you have washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Brought me from the darkness into glorious light. Brought me from the darkness into glorious light. Magandang umaga po sa bawat isa. Alam ko na ang bawat isa ay excited para muli makapakinig ng salita ng Diyos para magbigay daan sa patuloy na pagkatuto ng bawat isa at patuloy tayong manangan sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Kaya maraming marami pong salamat sa lahat ng nag-aabang at excited na patuloy na makapakinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Maraming marami pong salamat, Ama, sa pribileyo na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin na ang totoong hangarin lang ang patuloy na maparangalan ka sa aming buhay. Maraming marami pong salamat sa umagang ito dahil alam ko po na ang iyong banal na espiritu ang kasama ko sa mga oras na to. At inahanda niyo na rin po ang bawat isang makikinig at manunood para mapagpala sa mga salita mo na hihayag sa araw na to. Sa pangalan na Jesus, Amen. Ang title po ng ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito, Keeping God's Word in Our Heart, na matatagpuan po natin sa Psalms 119 verses 9 to 16. Ang sabi po sa Psalms 119 verses 9 to 16, sa paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan? Sa pagdinig doon ayon sa iyong salita, hinanap kita ng aking buong puso. Huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. Ang salita mo ay aking iingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Mapalad ka, O Panginoon, ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. Aking ipapahayag ng aking mga labi ang lahat ng mga kahatulan ng iyong bibig. Ako'y nagagalak sa daan ng iyong mga patotoo na gaya ng lahat ng kayamanan. Ako'y mabubuhay sa iyong mga tuntunin at gagalang sa iyong mga daan. Ako'y mag-aaliw sa iyong mga palatuntunan. Hindi ko kakalimutan ang iyong salita. Psalms 119 is the longest psalm and the longest chapter in the Bible. It may have been written by Ezra. Yun nga po ang sinasabi nila na ang nagsulat ng Psalms 119 ay si Ezra after the temple was rebuilt. Ito po ay, kung mapapansin niyo po yung mga talata, ay paulit-ulit na meditation on the beauty of God's Word. And now it helps us to stay pure and grow in faith. Yes, sa pamamagitan po ng patuloy at paulit-ulit nating pag-meditate ng Word of God, ito'y nakakatulong sa atin para patuloy tayong maging malagong mananampalataya at hindi lang malago, mananatili tayong pure sa ating pananampalataya.
three courses. Number one, personifying God's dealing. Kung papansinin niyo po yung 9 verses 9 to 12, ang sinasabi nung nagsulat ng Psalms 119, yung sa patuloy niyang pagbabasa, pinipersonalize niya yung nababasa niya na hindi niya ibinibigay sa iba. Bagkus yung binabasa niya ay pinapatungkol ito sa sarili niya na ito ay posibleng mangyari sa isang mananampalataya na patuloy na nagbabasa ng kanyang salita, na sumusunod, hindi lang nagbabasa, bagko sinusunod at ginagawa ang kanyang nababasa. A, by listening accordingly to His Word. Yun po, matututo tayo kung tayo'y patuloy na nakikinig sa salita ng Diyos o ng Bible. Bakit kailangan natin patuloy na magbasa, makinig sa salita ng Diyos? To make us holy and overcome the world. Yes, ito po ang isa sa mga dahilan para tayo maging banal at ma-overcome natin ang mundo. Dahil kung papansinin natin at titingnan natin, ang mundong ito, kahit saan tayo bumaling, hindi na po maganda ang nakikita natin. Maraming sa mundong ito, maraming tukso, maraming kaparaanan para ma-divert ang ating pananampalataya. Lalo na kung hindi tayo nakikinig o nagbabasa ng Bible. Pangalawa, flesh and the devil that defilers of life. Ang mundo, ang laman, at ang diablo, ito ang tatlong defilers ng buhay ng isang mananampalataya. Ano po ang ibig sabihin ng defilers? To pollute the Christians. Diba? Para makurap ang ating isipan, ang ating puso't isipan sa mundo, sa laman, at lalong-lalo na sa diablo. Sabi nga nung isa sa mga preaching ni Pastor Dave, ang diablo kahit saan naroon, kahit nga sa bahay ng mga mananampalataya, mayroong diablo. At pinatunayan niya nung isang prayer meeting na hinayag ni si Sister Arlene, na sa kanilang mag-asawa, minsan maliliit lang na bagay, makikita mo na sumisingit talaga ang diablo. Hindi lang yan sa bahay ni na Sister Arlene. Kahit sa amin, minsan, mga maliliit lang na bagay, parang pag hindi ka naging maingat, mapapalaki mo. Dahil sa, kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Panginoon, madadaya ka talaga. Kaya ito ang tatandaan po natin, defilers of life ng isang mananampalataya, mundo, laman, at ang diablo. B, by grace, we need to treasure His Word. And verse 11, to prevent us in offending God. Yes. Sa pamamagitan ng Bible, ng salita ng Panginoon, maiiwasan natin na magkasala o i-offend ang Panginoon sa buhay natin. Dahil alam na natin ang ating gagawin, kung paano natin siya i-handle. Dahil ang Kristiyano, maaano natin, pag alam natin kung inaatake na tayo ng diablo, kung anong ibig sabihin nun yun? Kung masyado kang familiar sa salita ng Diyos, sa Bible, makikita mo na unti-unti kang dinideceive ng Bible kahit sa maliliit na bagay. See,
by blessedness desire the teaching of the laws of the teaching of the law from His word. Magkakaroon ang bawat isa sa atin ng banal na desire o maayos o naaayon sa kalooban ng Diyos ang lahat ng ididesire ng isang mananampalataya na patuloy na nakakaalam at ginagawa ang mga commandment ng Panginoon, ng Diyos. Point number two, proclaiming God's decrees na matatagpuan natin sa verses 10 to 13. Dalawang epektibos na ways. By day and night, seeking wholeheartedly God's commandment. To be not wanderers from God's commandments. Kung babalikan natin yung verses 10 to 13, yun lang ang paulit-ulit niyang sinasabi na sa pamamagitan ng iyong salita, patuloy kong masusunod at susundin ang mga inuutos mo. Patuloy kong aalamin ang commandment mo. Nung bata pa ako, tumira ako sa lola ko, parati kong naririnig noon sa lola ko na pag nawawala daw, kung naliligaw ka ng daan, kailangan mong baliktarin ang damit mo. Aywan kung totoo yon. Kasi hindi ko man ginawa, hindi man ako naligaw. Pero po, dito sa Psalms 119 verses 9 to 16, hindi na natin kailangan baliktarin pa ang ating damit kung tayo'y naliligaw. Kasi sa simula't simula pa, sinabi na doon, kung iingatan natin ang salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos, hindi tayo maliligaw, hindi tayo magiging wanderers. Alam natin ang bawat hakbang na gagawin natin, ang bawat desisyon na ating gagawin, alam natin. Dahil pag tayo is saturated ng Word of God, yung mismo ng Word of God ang magtuturo sa atin sa dapat at kailangan nating gawin o sa lahat ng desisyon na kailangan nating gawin na hindi tayo kahit kailan mapapahama. B, by our lips, we need to declare all the laws from His word. Yes, totoo po yun. Kung hindi ka nagbabasa ng Bible o ng Word of God, paano mo maideclare ang salita ng Panginoon? Paano ka magkakaroon, halimbawa ay natake ka na ng Diablo, tinatakot ka na, paano mo madideclare? I know that my Redeemer lives. And He said in Thy words, He will never leave me nor forsake me. Diba? Pag alam natin ang salita ng Diyos, mayroon tayong katapangan na i-declare yun. At makikita natin, mararamdaman natin na unti-unti tayong nilalayuan ng Diablo. Nagkakaroon tayo ng kapanatagan. Nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Kaysa, ulitin ko po ang verse 10 kasi ang sarap basahin at pagbulay-bulayan. Hinanap kita ng aking buong puso. Huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. Ang salita mo'y aking iingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Mapalad ka, O Panginoon, ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. Aking ipapahayag ng aking mga labi ang lahat ng mga kahatulan ng iyong bibig. See? So hindi mo lang malalaman yung mga pangako ng Panginoon. Pagpatuloy kang nagbabasa ng Bible, hindi lang malalaman mo yung mga pangako ng Diyos, pati yung mga kahatulan niya. Kaya malalaman mo unti-unti na nakikita mo na naaayos ang lakad mo patungo sa kaluwalhatian ng Diyos.
Kaya minsan, magtataka ka kung bakit may mga Kristiyano mananampalataya. Ako'y nalulungkot pag ang mga anak minsan wala silang pakundangan, nasiraan ang kanilang mga magulang. Yes, nakakalungkot po yun. Kaya magtataka ka, Kristiyano ba talaga to? Pero kung ang totoong tumanggap kay Kristo, nagbabasa, nagmi-meditate ng salita ng Panginoon, magkakaroon sila ng takot. Malalaman nila na hindi mo kailangan siraan ang iyong magulang. Walang magulang na perpekto, yes, totoo yan. Pero wala kang karapatan na siraan ang magulang mo sa harap ng ibang tao. Kung ikaw, kung ang hangarin mo, ganito ang inaano mo sa puso mo, ang Psalms 119, verse 10 to 13, matatakot ka, ni sa hinagap, hindi mo iisipin na ganun ang gagawin mo sa magulang. Kaya minsan sa mga Kristiyano nakakalungkot, sasabihin lahat Kristiyano sila sa bahay. Pero lahat sila nagtitisuran. Yes. Kasi pare-pareha silang hindi nagbabasa ng Word of God. Kasi kung lahat ng mananampalataya sa isang bahay nagbabasa ng Word of God, makikita mo na magiging maayos ang pagsasama ng bawat isa kahit mayroon silang mga differences sa buhay. Point number 3, receiving God's declaration na matatagpuan natin sa verses 14 to 16. Ibig sabihin po, understanding or realizing God's declaration. Marunong kang umunawa at maintindihan ang mga salitang dineclare ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos. 3 suitable manners. A, by rejoicing more than all riches and following testimonies of God's word. Yes, higit pa sa kayamanan na ituturing mo ang salita at ang mga patutuo ng Diyos. Pag alam mo at nagbabasa ka ng Word of God. B, by meditating with respect to the precept and ways of God's Word. Pag hindi ka lang nagbabasa, bagkus day and night, mini-meditate mo ang salita ng Diyos, hindi ka magmumormor pag mayroon kang pagsubok na mabigat. Hindi mo sisisihin ang Diyos, sabihin mo. Kasi kadalasan, kanina nga, yung narinig ko sa sinundang kong word, sabi niya, paano mo maa-attain ang kapayapaan? Yes, paano mo nga maa-attain? Kung nagbabasa ka ng salita ng Diyos, talagang maa-attain mo ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Kasi yun naman ang pangako ng Diyos. I will never leave you nor forsake you. Yes. Kaya kahit mayroon kang takot na nararamdaman, pag alam mo at dinideclare mo ang salita ng Panginoon, alam mo, ang Word of God, hindi ka matatakot, hindi ka magsisisi naging born again ka. Bagkos ang magiging grateful ka araw-araw dahil sa gitna ng mga nararanasan natin na pagsubok, still, yung kapayapaan at kagalakan na nasa ating puso na hindi mananakaw ng Diablo, nare-retain pa rin. C, by delighting in His statutes, by grace and not forgetting God's word.
Yes. Huwag na huwag po natin kakalimutan. Kung tayo'y naglalaan ng oras sa social media, sa paglalaro, maglaan po tayo ng oras, araw-araw, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pagbabasa ng Bible, sa pag-meditate nito, at higit sa lahat, maglaan tayo ng oras sa panalangin. Ang tanong, ilang minuto ka? Ilang minuto ang nilalaan mo sa pagbabasa ng salita ng Diyos? Ilang minuto ang nilalaan mo sa panalangin? At ilang oras kang nakababad sa social media? Pag ganun po, hindi magiging balanse ang buhay Kristiyano mo. Muli ulitin ko po ang verse 14. Ako'y nagagalak sa daan ng iyong mga patotoo na gaya ng lahat ng kayamanan, ako'y mabubuhay sa iyong mga tuntunin at gagalang sa iyong mga daan. Ako'y mag-aaliw sa iyong mga palatuntunan. Hindi ko kakalimutan ang iyong salita. Kung lahat ng mga mananampalataya, ganito ang magiging panuntunan nila sa kanilang sarili. Siguro ang ganda-ganda ng buhay ng isang Kristiyano, ng bawat pamilya, na ang pagkakasundo, ang pagkakaisa, ang pagtotoong pagmamahal ay nandoon sa bawat isa. Kahit mayroon silang mga indifference. Conclusion po sa ating mensahe, keeping God's word in our heart is a deterrent to sin. This alone should inspire us to memorize the scriptures. We must also put God's word to work in our lives, making it vital guide for everything we do. And as we travel this long journey of life, make the Bible our roadmap, pointing out safe routes, pointing out obstacles to avoid, and pointing out to our final destination, the eternal life with God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. See, I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. So, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life
my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. Hallelujah. Thank you, Jesus. It's running out to me. Your goodness is running out. Surrender now, I give you everything. Your goodness is running up, it's running up to me. All my life you have been faithful, yes. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so. Every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Tayo po ay manalangin. Amang banal, salamat Panginoon Diyos sa umagang ito na muli ay nakapakinig kami ng iyong mga salita. Tunay po o Diyos na ang mga salita mo ay siyang aming gabay, siyang magbibigay sa amin ng pag-asa. Sa mga nagugulumihan, Panginoon Diyos, sa buhay, ito ay magbigay ng direction. Kaya Lord, salamat Panginoon Diyos sa mga anak mong ginagamit mo, naghahayag ng iyong kabutian. Ganon din po, Panginoon Diyos Ama, sa mga families na nakikinig, na naka-view ngayon, Father God, patuloy na pagpalain mo po sila. Ano man ang kanilang mga hinaharap ngayon, Lord, tulungan mo sila na mapagtagumpayan nila ito sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Salamat din po, Ama, sa mga kapatiran na patuloy, Panginoon Diyos, na nananalangin sa aming bansa, Panginoon Diyos. Sa nalalapit na election, Father God, thy will be done, Father God. Ganun din po, Ama, sa mga wala pa ngayon na mga trabaho, patuloy, Panginoon Diyos, Ama, na ikaw mag-provide sa kanila ng kanilang mga trabaho upang sa ganon magkaroon sila ng source of income para sa kanilang mga family, O Father God. Thank you, Father God, sa provisions mo sa bawat isa. Ganun din po, Ama, sa mga may mga karamdaman na nasa hospital, nasa bahay, Panginoon Diyos. Patuloy na hipuin mo sila na iyong mapagpalang kamay, Panginoon Diyos, na sila'y gumaling sa pamamagitan ng iyong miraculous hands, Panginoon. Father God, ikaw ang aming Diyos na buhay na sinasamba at dinadakila sa lahat ng bagay. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Hesus Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Praise God at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Patuloy niyo po kaming samahan araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lamang po sa Recharge Daily.